is trading. Ang in-offer po namin mga products ay Extreme Blooms Dishwashing Liquid. Today po, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng dishwashing liquid. Una po, maghahanda po tayo ng, of course, ng container, ng timba. Dapat po, naglalaman ito ng mga 20 liters. Kasi po, yung titimplahin natin, nasa 17 liters po yung matitimpla natin. So, dapat po, mas malaki po talaga siya. Para po hindi umawas, para hindi po matapon. And, gagamit po tayo kahit tap water lang po. So, kung makikita nyo po, ito pong ginamit pong tubig, galing lang po ito sa gripo. So, hindi na po natin kailangan gumamit ng mga mineral water, ng mga purified water. Kung ito po yung readily available sa ating tahanan, pwede-pwede po ito. Wala naman pong diferensya. So, gagamit din po tayo ng steering rod. Mas advisable po kung plastic. Pwede rin naman yung wooden. Mas advisable kung bamboo. So, okay po. So, first po, meron na tayong prepared na water. Ang water po natin ay 15 liters water. Pwede po nating timbangin yung tubig, which is equivalent din po sa 15 kilos. So, ito po siya. Ang first po na ating ilalagay na material ay ito pong bubble enhancer powder. So, ilagay na po natin. Ang bubble enhancer powder po ay isa sa nagpapabula sa ating dishwashing liquid. So, ilagay po lang natin ganyan. So, sabayan lang natin ng konting halo. So, makikita po natin, bula po yan. And then, ang next po natin ay ang base po. Ito po yung SLES. Base po siya ng dishwashing liquid natin. And at the same time, siya po yung nagpapabula at nagpapalinis sa ating dishwashing liquid. Tignan lang po natin. And then, dahan-dahan po natin ilagay. Ayan po. Habang hinahalo po natin. So, ayan po. Medyo bilisan lang po natin ng konti. Ayan po. Medyo nakakangawit lang po ng konti, pero sulit naman po ito katong nagawa po natin ng tama. At natapos natin. And of course, kapag nagamit na natin. Yung paghalo po natin, isang way lang. Kung clockwise, clockwise lang po. Kung counterclockwise, counterclockwise lang po. Ang reason po, para po hindi siya masyadong mabula. Para po hindi umawas yung bula. And para mas makita nyo lang po yung kanyang outcome. Bilisan lang po natin. So, pwede, makakapanyo po kung talagang wala na po yung ano. Makakapanyo po yun sa ilalim. Kung ititigil nyo lang po yung pag-ihit nyo o pag-steer nyo, makakapa po siya sa ilalim. So, yun po. Medyo wala na rin po. Yan po. Pwede na po natin isunod yung susunod yung material. Yung susunod pong material natin ay yung colorant po. So, eto po yun. Since ang gagawin po natin ay calamansi na variant, ang colorant po na gagamitin natin ay green po. So, ganito po yung magiging outcome niya, ha? So, green po. Mukha lang siyang black, pero talagang pag nilagay mo naman siya, nakikita niyo po, nagiging green po siya. Next po, ay yung enta. Ang enta naman po, ay pang-trick po ng hardness ng ating water. Ang water po kasi, maraming po mga minerals, like magnesium, sorry, calcium, ganun po. So, yun po. Matitrick niya po. Next naman po ay yung antibac. So, ito po. Since meron at meron pong mga bacteria yung ating mga water, so meron po tayong antibac. Actually, lahat po ng variants natin may antibac, ha. Hindi lang po yung green, hindi lang po yung calamansi. Even yung lemon, yung blue,
Meron din po tayong melon, green apple. Meron pa yung preservatives. Next po ay yung sodium chloride. Ang sodium chloride po ay isa po sa nagpapalapot ng ating dishwashing liquid. Tandaan nyo po, isa po hindi po siya yung basic na nagpapalapot ng dishwashing liquid natin. Baka isipin nyo po kasi, dadamihan nyo po ng sodium chloride para po lumapot yung dishwashing liquid. Mali po yun. Kailangan pa rin po balanse po sa ibang mga materyales. Otherwise, lalabnaw po yung mixture ninyo. Dahan-dahan lang po yung paghalo natin. And yung pagpatak ng sodium chloride. Diba po, napakadali lang. 15 minutes po, dalis. Matatapos na po natin ang dishwashing liquid natin na 17 liters. So, ganyan lang po kadali gumawa ngayon ng dishwashing liquid. Kung mapapansin nyo, habang nauubos itong sodium chloride natin, lumalapot na rin yung dishwashing liquid natin. So, sabi ko nga, hindi ito yung basic na nagpapalapot ng dishwashing liquid natin. Lahat halos ng mga raw materials natin, nagpapalapot ng dishwashing liquid yan. Magkakatulog sila na nagpapalapot ng dishwashing liquid. Kaya huwag nyo yung pagkakamali. Eh, itong sodium chloride, ay siya lang ang nagpapalapot ng dishwashing liquid. Siya pa nga pong magpapalabdaw kapag po siya nasagrahan. Naubos na natin yung sodium chloride. And then, ang next po natin ilalagay ay yung ating pabango. Sabi ko nga, green siya. So, calamansi po siya. So, ilagay lang po natin. Yan. Naamoy na po yung bango niya. So, calamansi na po siya. Sobrang nakakaganap na po maghugas ng plato. So, pakita nyo yung bulang-bula na yan. Ganyan po kabula yung dishwashing liquid. And then, next po natin ay yung foam booster. So, from the word foam booster, sa po yung nag-enhance ng bubbles ng ating dishwashing liquid. So, nag-a-add po siya ng foam. And at the same time, nagpapalapot din po siya. Kung makikita ninyo, medyo napalapot niya pa po yung dishwashing liquid natin. Sabi ko nga po, lahat sila ng materials may contribution sa pagpapalapot. And then, last but not the least, ay ang degreaser po. So, from the word degreaser, ito po yung degreasing agent. So, nagtatanggal po siya ng grease sa ating mga higan, mga kutsara, mga kawali. So, yun po. Kung mapapansin nyo po, mas lumalapot pa po siya ng gusto. Diba po? Mas napalapot niya pa po ng gusto yung kanina nating mixture. Kasi isa rin po siya sa nagpapalapot. Sabi ko nga po, halos lahat sila nagko-contribute po sa viscosity ng ating dishwashing liquid. So ayan, tignan niyo po. Mahirap na po siyang haluin. Nakakangalot na po siya sa kamay, actually. Pero still, nakakagana pa rin po. Kasi nga po, 15 minutes or less, paggawa na po tayo ng dishwashing liquid. So po, 17 liters ng dishwashing liquid sa 250 lang po na budget po ninyo. So matagal-tagal na rin po ninyong gagamitin ito. So ayan po. Mga 2 minutes lang po after nyo pong mailagay yung huling raw material, 2 minutes nyo lang po ulit hahaluin. So, okay na po yun. And then po, i-rest nyo po siya for 24 hours para po matanggal po yung mga bula-bula ng lumen. At saka hindi po siya maging cloudy kapag po sinalin nyo. Kung makikita nyo po, ito po yung dishwashing liquid na naisalin na. So, dapat po, ganito siya bago nyo po isalin.
So, ipapakita ko po kung ano na pong itsura ng dishwashing liquid na nag-subside na or nag-rest na. So, ito, kung makikita ninyo, ito nag-rest na to. Kung may kukompare ninyo, ito yung kakahalo pa lang. And then, ito yung nag-rest na for ilang oras. So, wala na siya, clear na siya. Kikita ninyo. Wala na siyang mga bula. Actually, yun, bubula pa siya ng bubula. And then, kapag po isasalin po ninyo, papakita ko po sa inyo kung paano po sinasalin. Ganito lang po. Hindi nyo na po kailangan gumamit ng panel. Kasi po, mas mahirap po yun. Bumabara po yun. So, ganito lang po. Ganito na po yung magiging finished product ninyo after 24 hours. So, ayan po. Diba po? Clear po siya. Magiging clear po siya. Ayan po siya. And then, meron din po tayong yellow niyan. Meron din po tayo anti-back blue. And then, meron din po tayong melon, strawberry, and green apple variants. So, yan mga kapatid. Marami po tayong pagpipilian ng mga variants based sa mga preference natin. So, yun, mga nanay, mga kapatid, ngayon, alam niyo na po kung paano gumawa ng sarili niyo dishwashing liquid sa inyong mga tahanan. Pwede na po kayo magsimula sa napakamurang halaga po. 250 lang po, nakagawa na kayo ng 17 liters. Pwede niyo rin po itong pagkakitaan. Sobrang mabili po ito. Alam niyo naman na lagi po itong ginagamit. Kaya, in-encourage ko po kayo, try niyo po. Habang sa ngayon, pandemic pa, kaya, huwag na po kayong mag-atubiling sumubok sa negosyo na ito. And makikita niyo po kami sa mga shops namin. Meron po kami sa Shopee. Meron po kami sa Lazada. Makikita niyo po dito sa aming video sa baba. Tignan niyo po. And then meron din po kaming page. Extreme Blooms Trading po. At meron din po kami mga FB groups. So yun mga kapatid, maraming salamat po. At sana po na-encourage po kayo and na-inspire ko po kayo sa paggawa natin ng dishwashing liquid ngayon. Maraming salamat po!